So magandang araw mga kapika. Nandito tayo ngayon kasama natin ang isa sa mga diyosa ng Viva Max. Of Hi course, ang nag-iisa, Angeli Kang. Hi, Angeli. everyone! Hello! Kamusta? Ayan, okay naman ikaw. Kumusta ka? I'm good. Ito. I'm so happy na binigyan na naman ako ng break ng Viva. Yes. At unti na lang. Magka-23 na. Ayan, well, we're happy for you. But sige, pag-usapan natin tong bagong project mo sa Viva Max, ang Tayuan. Paano ka napa-oo dito sa project na to? Nung nabasa ko yung script, kita ko agad na iba character naman na pwede kong ma-portray dito sa movie na to. Hindi na to yung katulad ng iba. Kakaiba naman siya, hindi katulad ng ibang movies ko na laging down, laging ina-abuse and everything. Ito, isa akong powerful lady dito. Kaya sabi ko, yes, accept ko to. And also, my manager knows a lot of artists na nandito din sa movie ito. And it's my first time working with Direk Topel. Kaya thankful ako na nakawork sa Direk. Oh yes. And oo nga no, kasi parang kahit naman kami pag kinakausap ka namin sa mga interview, sa mga press ko natin, parang napaka soft spoken nito si Angeli, pero sa mga movies mo palaban, 'di ba? Parang sa mo hinuhugot yung ganong power. Ini-imagine ko yung mga kaaway? Wala naman akong kaaway. Paano kaya? Ini-imagine ko lang na kunwari may kaaway ako tapos nakita nila ako ngayon dito sa TV na to, sa movie na to. And iniisip ko na give it all my best para pag nakita nila ako, nasa utak ko, puyo kayo. Kahit wala naman talaga kaaway, pero imagination. Ayun pala yung parang isa sa mga motivation. Isa sa mga motivation. Pero ano yung pinaka, kumbaga, challenging dito sa role mo sa Tayuan? Paano mo siya pinaghandaan at nakaka-relate ka ba sa kanya? Kasi medyo palaban siya dito eh, di ba? Playgirl, ano pa ba, liberated na babae. Very hindi ako nakarelate sa character na to. Pero, lagi kong tinitingnan, may movie na binigay sa akin si Direk na pwede kong panoorin kung sinong gusto kong gawin ng character ko, concept. Ang nakikita ko dito sa movie na to na be always confident. Be parang, paano ko kaya, ano kaya pinanghugutan ko dito? Ano ba? Wala, parang nung nabasa ko lang yung character ni Ella as my character, nakita ko na independent siya and very strong women. Kaya, ayun ang pinanghugutan ko and all the movies. Okay. Well, kumaga, at least, di ba, parang nabigyan ka ng ibang role. Kumaga, as an artista, parang masaya yung sa part ng mga artista yan na iba-iba na may nabibigay na role. Pero eto, ngayon na itawid mo na yung movie, ano yung nare-reward mo sa sarili mo? Curious lang kami. May mga ano ba? May mga binibili ka ba mga item or kung ano man? Reward ko sa sarili ko. After a long day of shoot, pupunta ako agad sa Lasema. Kakainin ko yung favorite dish ko sa Korean food na jajangmyeon. Pagtapos nun, pwede outing or never on material things. Hindi ako materialistic na girl. Pero pwede na din kung ano, minsan. More on outing, experience, and events. Ayun. So more on gala and mukbang pala. Ang reward ni Angeli sa sarili niya. But eto, nabalitaan namin kung ano itong pinagkukumpara kayo ni Azzy Acosta. Bakit may ganitong issue? Diba? Aga-aga ko, intrigue agad eh. Sige. Ano itong parang pinagkukumpara kayo na sino daw ba ang magiging reyna ng Viva Max? May ganyan ko na. Ano yan? Sige, explain mo sa amin. Well, actually, up until now, hindi pa rin ako makapaniwala na binigyan ako ng Viva na title as a reyna ng Viva. And up until now, hindi pa rin ako makapaniwala na ganun ako or naging ganun ako or any man kung anong
update ngayon sa media. And all I know and all I know about is, all I care about is how I do my work properly and how to give my passion as an artist to have, to put a color sa script. And kami ni Azzy, very, very close kami, very friends. Lagi kami nagkakasama sa workshop, sa sayaw, sa sayaw ng workshop, and minsan nagda-live kaming dalawa. I think na pinag-compare kami dalawa since her genre is somewhat like mine too. But I am and I know that Azzy and I has a may have a same genre, but I know she has her own passion and intelligence of how she does her work, and also mine. And I don't think na same kami talaga. And if people see how good she acts, not even on off cam and on cam, she's meron talaga siyang pinagmumulatan. At saka parang nakuha siguro lang ah, parang nakuha nila to kasi nagsama kayo sa last project niyo eh, yung Baliktaya. Siguro parang doon nila nakuha, nakukumpara na, 'di ba, magkasama kayo with Kiko Estrada. So baka doon ang galing yung kumaga issue na ah, okay, itong dalawa na to parang may compete. So anong take mo doon sa mga ganito na, you know, may ginagawang comparison and competition sa inyong dalawa? Okay ba sa iyo to, or sige, anong masasabi? Well, dun sa Baliktaya, going back, yung character dun ni Azzy was supposed to be my character, but pero nagkaroon lang ng complication sa passport ko na akala namin hindi siya ma-renew agad. Kaya si Azzy yung napunta sa ibang bansa. Pero so, thankfully, na-renew agad. Pumunta ako sa ibang bansa para lang mag-vacation. And kinukulit-kulit ko sila sa set. Nakasutan, parang nakahabol ka rin. Oo. Yes. And for comparison, I think, ano yun, for healthy competition lang, or she has her own sobrang galing, to be honest, sobrang galing talaga ni Azzy mag-acting. She has her own passion to her acting and craft, and I know that I also have that. For comparison, I think wala naman ata, wala. Okay naman. Okay. So linawin natin to ha, walang tension sa inyo ni Azzy Apos. Never. Okay, baka naman ano, sa iba ka naman ikumpara sa susunod. Maya-maya kay Christine Bermas. Ganyan yung mga dosa na Viva Box. Yeah. Each and every one of us has, ano, sobrang close namin sa isa't isa. Kaya, and, ano, okay naman. Okay. Alright, so, proceed tayo dun sa leading man mo. So, kumusta katrabaho itong si Chester na baguhang artista? Sabi nga niya parang, napaka-generous mo nga daw nung sa last press ko natin, 'di ba? So nabi niya napaka-generous mo sa mga eksena kasi inaalalayan mo siya. So sa iyo, sa point of view mo, kumusta ka trabaho si Chester? Maybe he's just really new sa I feel him na unang movie na bigyan agad ng break. Kaya sobrang pressure yun para sa kanya dahil ganun din yung nangyari sa akin. Oh, not the first, second, pero siya first. Kaya as a person na kahit wala pa masyadong experience dito sa industry, pero alam ko na medyo nagagamay-gamay ko na din ng kahit munti. It's my time right now to make him shine on his own craft and give him the best advice. And I think what's going to be good for him in the future. And he's a nice guy. Alright. Well, it's good to know. Pero, kumusta yung mga daring scenes nyo, di ba? Kumusta yung, wala bang ilangan? Kasi, di ba, parang antinde ng mga intimate scenes nyo dito. Parang mas matindi to sa mga previous project mo, no? Kung,
kung pagbabasehan lang namin yung trailer, so kumusta yung adjustment at paano nyo inalis yung mga ilangan dito? Unang sexy scene namin ni Chester since I think una niya pa lang to. Hindi nangangapa pa siya kung paano yung mga sexy scenes, kung paano yung galaw. And hindi naman nagkulang sila direct sa kung paano gawin yung sexy scenes. It's just that I think nadadala siya minsan. Sorry, Chester! I love you, Chester! Alalaglaga. Sige, go on. He said, sorry naman. Sabi niya, nangangapa pa daw talaga siya. Kaya, tinatry ko din yung best ko i-guide siya. And okay. First time sa lahat ng mga naka-sexy scenes ko, ibang uri si Chester. Paano ibang uri? Anong kategory ba yan? Baguhan pa lang. Ayan. So, kung i-relate mo si Chester sa mga intimate scenes, sa kissing scenes, so from 1 to 10, 10 is the 10 is the highest. So, ano yung ibibigay mong rate sa kanya? Kung paano niya ako i-guide din. Yes. 10 to 10. But with kissing and kissing is good, it's nice. Good din sa kissing. Okay, medyo so, feel ko sa kanya, tinatry ko yung best ko na maging comfortable siya sa akin. Okay, so anong rate nun? From 1 to 10? 10, sa kissing, 10 din. Alright. Galing ni Chester, oh. Uy, Chester. O baka sa susunod yan ang interview natin dito. Mamaya, sinusulat na ako ni Chester sa death note siya. Hindi. But eto pa. First time mo rin daw nakatrabaho si Direk Topeli. So, nakilala naman natin si Direk bilang more on horror and thriller movies sa mga ginawa niya before. So, eto medyo sexy yung ginawa niya. So, kumusta katrabaho si Direk? Unang narinig ko yung pangalan ni Direk. Sabi ko, parang familiar director ko. Kaya nung sinerge ko siya sa website, nakita ko na, ito yung mga favorite na mga movie ko noon, na siya pala yung director. Kaya sobrang excited ko ma-meet si Direk. And pagkapunta doon, sobrang gaan kasama ni Direk, katawanan mo, kabiroan mo. Yung kahit na minsan kasi sa set, talagang hindi natin maiwasan ng late pack-up. Chill pa rin ni Direk. Sobrang, siya yung comfort mo sa set. kasi minsan bagong malilate pack-up na. And kapag siya nagde-direct pa rin po, eto guys, ganito mangyayari. And, he asked kung lagi siyang take care talaga pagdating sa amin sa lahat. Sobrang spoiled sa pagkain. Oh, wow. Sa places and everything. So, ano yung expectation mo sa kanya? Kung baga, natakot ka ba? O may pressure ba nung nalaman mo na siya yung magiging director nyo for Taiyuan? Yes, yes. Every director. Sobra. Dahil pagkapasok mo sa shooting, hindi lang shoot mismo ang iisipin mo, kundi lahat. Kaya, I'm thankful na meron na naman ako isang director na nakasama na sobrang gaan in one big family. Ayun, wow. So, baka masundan pa, di ba? Yeah. So, hopefully. Oh, sana, di ba? Sana, why not? At, ito, may eksena ba kayo ni Stephanie Russ dito? May, kumbaga, magka-clash ba yung mga characters nyo dito? Kasi parang never namin nakita sa trailer yun eh. Meron ba? Or... Secret! Abangan namin. You guys! This 23 na yan. Ayan. So, malapit na. Pero eto, ano yung pwede mong ma-advise dun sa... Kasi parang talo siya dito eh, di ba? Kung baga married man nito. So, parang talo yung character mo kung iisipin natin logically. So, ano yung pwede mong ma-advise kay Ella bilang ikaw? Bilang Angelica? As an Ella, maybe
kung hindi mo kailangan kunin yung sayang mo sa ibang tao. Kayang-kaya mo yun sa sarili mo kung paano kita nakilala as kan. Ayun. Ayan, so yung mga nakaka-relate dyan sa character ni Yes! Ella, mga naliling sa mga married guy, eto na. Panoorin na to. At eto, This ano pa yung... Yes, Miss, go ahead. Ano yung pwede mo ma-advise or no. Ano yung mga gusto mong matutunan ng viewers, you know, kapag napanood nila itong tayuman? Mali yung ginawa ni Ella sa ibang tao, pero tama yung ginawa niya sa sarili niya. Pero ang advice ko sa mga tao na manonood, huwag nyo na. O pag alam nyo mali na, tama na. Pero at the end of the day, always love yourself. Ayun, ang ganda. Kung ano man yung ginawa ni Ella, malalaman po natin. Malalaman natin sa kailma June 23. Ayan, ipapalabas na. So, ayun lang. Maraming salamat sa oras mo, Angelica. And, yan, before I let you go, pwede mo nang imbitahin yung ating mga tagapanood para panoorin nila itong tayuan sa Viva Max. Hi! Hi everyone, this is Angelica Kang again, and thank you so much guys na shooting pa lang, so nandito na kayo, nagsusuporta, at sa mga tao hindi pa po nakaka-view nito, please, please, please watch this June 23, streaming worldwide, Taiwan only on Viva Max. Ayun, so maraming salamat. Thank you so much, Tom! And